Veritas. Kayun din po ang nagpapahinga sa kanilang mga tahanan. Weekend na naman po at kagaya po ng dati kapag ganitong oras, tayo po ay mayroong Bible quiz na hatid namin sa inyo mula sa iba't ibang parokya. Kaya po samahan nyo kami sa loob po ng isang oras na ating kwentuhan. Bibisitahin po natin at pasasayahin natin ang Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Paris mula po sa Sampaloc, Maynila. Kaya sa mga parokyano ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Paris, mag-ready na po kayo para sa ating Bible Encounter. Yan. Kamusta kayo diyang lahat, no? Ready-ready na kayo sapagkat kami ay sa ilang minuto ay dadako na diyan sa parokya. Bigay na natin ngayon sina Father Pau Asprer at Father Albert Garong. Good evening, mga kasama. Tayo po ay dadako sa isang masaya at mapagpalang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. Isang magandang gabi rin po sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Ako po si Father Albert Garang mula din po sa Society of St. Paul. Andito kami ngayon sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, dito lamang sa Sampaloc, Maynila, para naman sa isang inaabangang sambuhay interactive parish Bible encounter. At syempre, mamaya makakausap natin ang parish priest. Pero bago yan, kaunting trivia muna tungkol sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish. Alam niyo ba na sinimulan ng mga Redemptorist ang imahe at debosyon para sa Our Lady of Perpetual Help? Sa pahintulot ni Pope Pius IX at sa pamamahala ng mga Redemptorist, na ipalaganap nila ang debosyon sa Our Lady of Perpetual Help. At kung titingnan mabuti ang kanyang icon, mapapansin na sa pagmamadali ng batang Jesus na mayakap si Maria, natanggal ang kanyang isang sandalyas. Ibig sabihin nito na inako ni Jesus ang ating buong pagkatao maliban sa kasalanan. At Father Albert, kung makikita natin yung icon andyan sa iyong katabi, you know, nakahawak ang kamay ni Maria kay Jesus at nakatitig siya papunta sa atin. Patunay lamang ito, mga kapanalig, mga kasambuhay, na pintakasi si Maria. Isa ho siyang intercessor natin patungo kay Jesus. Siya lagi ang ating tulong at tagapamagitan. At kung meron man tayong dapat hingan na tulong ngayong Lenten season, ay walang iba kundi ang ating mahal na ina. Okay. Tama, Father Paulo. At ngayon naman, ating tawagin ang pinakamamahal na parish priest ng parish na ito, si Father Jerome Ceciliano. Magandang gabi, Father Jerome. Okay. Good evening, Fathers. Good evening sa lahat ng mga kapanalig natin. Kumusta po kayo, Father Jerome? You know, mukha hong nagpapa-construct kayo nga ng simbahan ngayon. Ongoing yung construction ng inyong simbahan. Oo nga, tumanda na nga ako dito sa pagkakalap ng pondo, no, para mapatapos sa aming simbahan. Pero matagal-tagal pa to. Ang problema lang ay maglilipatan na kami sa 2021. O kaya kahit medyo hirap na hirap kami magkalap ng pondo, eh kinakailangan tapusin ito bago mag-2021. I see. Okay, okay. At balita po namin, meron din daw pong ang very active na biblical apostolate dito sa parokya. At para dito, atin pong tawagin ang kanilang head na si Miss Jacqueline Marzan Tolentino. Thank you, Fathers. Maraming salamat, Father Jerome. Okay. Ano ho yung mga biblical programs at initiatives ng parokyang ito para sa pag-aaral, pagpapalalim ng kaalaman ng parokya sa salita ng Diyos? Meron po kaming Bible Olympics na ginaganap every January wherein yung mga pamilya at mula bata hang mga adults naglalaro po kami para maintindihan lalo ang Biblia. Meron din po kaming play para na during Holy Week for Sanacolo at nagbabasa po kami ng Biblia ng Bible study every Saturday po. So natapos po namin from Genesis to Revelation yung libro. Okay, maraming salamat. Alam, Father Albert, napaka-active, napaka-dynamic
ng mga biblical programs dito sa parokyang ito. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po, Miss Jacqueline and Father. Salamat po. At Father Paul, sana magtuloy-tuloy pa ang mga magandang gawain ng parokyang ito, lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Okay, I think excited na ang mga parishioners para sa ating tagisan ng talino. Are you excited? Talaga mo, nagkakagulo na dito. Siyempre, hindi pahuhuli ang parokyang ito sa kanilang pagbabasa ng Biblia at mukhang excited at ready na sila. Ready na ba kayo? Ah, talaga naman. Napaka-excited nila, pero mamaya yan sa ating pagbabalik, matutunghayan natin ang tagisa ng kaalaman ng mga parokyano ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish dito sa Sampaloc, Maynila, tungkol sa kanilang kaalaman sa Biblia. Kaya magkakaroon tayo ng tagisa ng galing sa Biblia ng Parish Bible Encounter. Palakpakan naman dyan! At ano nga ba ang coverage ng ating Bible quiz? Yung liturgical readings na sa banal na misa natin noong Lunes hanggang ngayong parating na Linggo. Okay, so medyo kailangan talaga nilang magbasa at matinding dasal, syempre. Nagdasal nga ba kayo? Oo, dapat lamang, ano? At kung araw-araw kayo nagsisimba, mga kapanalig, mga kasambuhay, sigurado ako, masasagot nyo rin ang mga tanong sa ating Bible quiz ngayon. So, hindi na ho natin patatagalin. Bago ang lahat, syempre, babalik muna tayo kay Father Paul Marquez na ngayon nasa studio sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Huwag kayong aalis, mga kasambuhay, mga kapanalig, dahil magbabalik tayo dito sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish para sa Sambuhay Bible Encounter. Dito lamang sa Veritas 846, ang radio ng simbahan. Back to you, Father Paul. Thank you, Father Paul at Father Albert, at syempre po sa Parish Priest ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, si Father Jerome Ceciliano, at sa kanya pong katuwang sa Bible Apostolate, si Miss Jacqueline Tolentino. Sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan po natin ang sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos o sakramento ng kumpisal. Samantala, isa pong paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig! Ang Daan ng Krus. Kapanalig, sama-sama natin pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma. Ang Daan ng Krus. Ikalabing isang istasyon. Si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo, ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Mariang ating ina. Pinili ni Jesus si Maria na maging ina niya at niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina, ang pinagpalang nilikha, walang bahid, dungis at birhen. Si Maria, ang ating ina, tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo na sa oras ng kamatayan at hinihintay niya tayo sa paraiso. Ang Daan ng Krus. Karnet ng kilikin at ating laruin, dotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo, gadget din ng makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaking hawahan kinabukasan, lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Numero unong kape, numero unong kape, mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, mag-ako na kami
instant coffee. Talagang grabe ang energy. Talaga makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, Mixed & Herbal Coffee. Everyday po yung Mixed & Coffee. Lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, Mixed & Herbal Coffee. Ang ating kape, Mixed & Herbal Coffee. Ang Mixed & Herbal Coffee, mabibili sa Super A, San Roque Supermart, Tropical Hot Food Market, Gaisano Metro and Market Market, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Welcome back mga kapanalig sa atin pong programa ngayong Biyernes ng gabi sa Buhay Interactive. At ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At sa gabi pong ito, pag-uusapan natin, dahil tayo ay nasa panahon na po ng Kwaresma, ang tungkol sa sakramento ng pagkakasundo sa Panginoon o kumpisal. Alam naman natin na noon tayo ay binyagan ng Panginoon, natanggal yung ating tinatawag na kasalanang mana o original sin. Tayo ay nagiging Kristiyano na. Yun ang sinasabi kapag binubuhusan ng tubig ang isang bata sa sakramento ng kumpisal. No? Tuwan-tuwa yung mga magulang, yung mga ninong at ninang ang sasabihin, Kristiyano na si baby. Yan, tuwan-tuwa yung mga magulang. Pero sa paglipas ng panahon, syempre, nagkakaroon ng isip ang bata ang habang lumalaki, nagkakagawa tayo ng pagkakasala. At kapag ito'y naipon, delikado. Alam naman natin, kahit na basura lang sa bahay, kapag naipon, ay dumudumi ang bahay. No? Bumibigat din, dumidilim. Kaya kinakailangan ang paglilinis kung sa buhay natin, sa karaniwang pangyayari, takbo ng buhay sa tahanan, ay kailangan din siyempre ito sa ating buhay espiritual. No? Kaya kinakailangan natin ang sakramento ng kumpisal. Kaya lang, alam nyo ba mga kapanalig na hindi pala lahat ng mga Kristiyanong nabinyagan ay pamilyar kung paano mangumpisal. No? Hindi sila pamilyar. At karamihan nga, ang alam lamang nila tukol sa kumpisal ay yung mga naririnig nilang kwento-kwento. No? Na kesyo, nakakatakot mangumpisal, mabubulyawan, mapapagalitan, mapapahiya. No? Siguro, unang-una, magandang talakayin natin, bakit nga ba kailangan pang mangumpisal, no? Sa pare? No? Yan naman ay alam natin nasa banal na kasulatan nung sabihin ni Jesus mismo kay Pedro at sa iba pang mga apostol na kayo ay binibigyan ko ng kapangyarihang magkalag, no? Ng kasalanan dito sa lupa at ang kinalagan nyo rito ay kinalagan na rin sa langit. No? Ang ipinid ninyo dito ay ipipinid din sa langit. No? Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. No? Binigay po yan sa kanyang apostol na si San Pedro at sa iba pa mga apostol. At alam naman natin, ang kahalili ng mga apostol ay ang mga obispo at ang mga obispo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga pare na magbigay ng sakramento ng kumpisal. Tinatawag nating faculty. Although yan ay tinatanggap naman ng pare kapag siya ay maordinahan. No? Ito po ay hindi para pagalitan ang nagkakasala kung hindi sabi nga reconciliation. Ibalik ang nagkasala sa Panginoon. Pero alam nyo ba na sa sandaling ang isang taong nagkasala ay magdesisyon na sasabihin niya, babalik ako sa Diyos, kasala ako, aba, yan ay first step na ng pangungumpisal. Yung ikaw ay makonvict ng iyong kasalanan, pagkatapos, second step, pupunta ka na talaga
sa sakramento ng kumpisal at sasabihin mo na sa pari. Yung iba sasabihin nila, gusto namin ng paring may edad na, no? Para hindi kami masyadong maririnig. Pipili kami ng paring mahina ang tenga, ang pandinig, no? Para nang sa gayon ay hindi marinig yung aming sasabihin. Eh para lamang ho tayo naglolokohan noon, no? Kaya ang importante, taos sa puso natin ang pagpunta sa sakramento ng kumpisal. Gusto natin na mapalapit muli sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagkakasala, kinakailangan po tayo mangumpisal, no? Pero nakakatakot naman kapag kuminsan pumupunta tayo sa sakramento ng kumpisal 3 times a day. Ako, ibig sabihin nun ay scrupulous na, no? Para bang hindi mo mapaniwalaan ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ang atin pong mga dapat usisain sa ating sarili, yung ating kasalanan. Kasalanan natin, gumagawa tayo ng kasalanan, unang-una sa ating kapwa-tao. Yun ang madaling nating makita, no? Kapag tayo ay nakakasakit at nakakapagsamantala sa ating kapwa, nang-iisa tayo, ayan, mga kasalanan natin sa ating kapwa. At syempre po, ang kasalanan natin laban sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, anumang ginawa mo sa akin, ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo na rin sa akin. No? Kapag gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, ginawa mo na rin sa Panginoon. Tandaan po natin, ang krus, na simbolo ng kaligtasan, meron pong direksyon mula sa baba, pataas. Yan ang ating ugnayan sa Panginoon. Pero meron din pong pahalang, no? Ay yung horizontal. Kung merong vertical ay may horizontal, yung pahalang po ay yun ang mga ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya yun ang dadalhin natin sa kumpisal. Ano ba yung mga nagawa kong pagkakasala laban sa aking kapwa? Hindi lamang po yung actively done to others, kung hindi, what have I possibly failed to do for others? No? Kasi meron tayong ginagawang masama, meron din naman tayong mabuti sanang dapat gawin, pero kinaligtaan natin. Hindi natin ginawa. Oh, ang sabi nga eh, I was in prison but you did not visit me. I was hungry but you did not feed me. I was homeless but you did not take me in. Oh, kaya tandaan po natin, hindi natin pwede sabihin, teka, wala naman akong ginagawang masama. Ako naman eh, hindi na nanakit ng kapwa. Ako naman yung nagdarasal. Wala akong tinatapakan tao. Pero baka naman, ano ba yung ginawa mo naman pagmamalasakit sa kapwa? No. Sa simulang-simula po ng sakramento ng kumpisal, syempre pagpasok po ninyo, kayo mag-aantanda ng panalangin, ng antanda ng krus, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaagad po, huwag nyo na sasabihin sa pari na, Father, ano yun? Huwag na po ganun, no? Kasi naintindihan nung pare, kaya kayo nandoon, hindi para makipagkwentuhan, hindi para mag-interview, kung hindi para mangumpisal. O kaya huwag nyo na sasabihin, Father, pwede po ba mangumpisal? Eh, kaya ka nga nandito eh. No? Understood na yon. Pagpasok mo, magtanda ka ng krus, sabihin mo kaagad, Padre, patawarin mo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Father, forgive me for I have sinned. Tapos kaagad, sasabihin po natin, sasabihin sa inyo, nagtatanong sa inyo ng pare, kung hindi man tanongin, sabihin nyo kaagad kung kailan kayo huling nangumpisal. When was your last confession? Bakit ito tinatanong yon? Hindi ho para lamang makakwentuhan sa inyo, kung hindi para ma-estimate more or less ano ang spiritual condition ng taong ito. Kasi kung ito eh, sasabihin, ako yung nangumpisal last week. Aba, mukhang maganda ang spiritual condition nito. Mukhang regular, no? Pero kung sabihin niya, ito po yung aking first confession. Aba, kinakailangan ng extra care, no? Huwag mo dapat gulantangin, no? At meron din po tayong tinatawag sa pangumpisal na seal of confession. Kapag seal of confession po, lahat po ng sinabi nyo sa kumpisal,
hindi sasabihin ng pare sa labas ng kumpisal. Alam nyo, ugali na po namin mga pare na kapag nakikinig ng sakramento ng kumpisal, paglabas ng pinto na yon, parang may automatic na bubura sa isip namin. Hindi na po namin dapat tandaan at ilagay sa isip namin sapagkat basura ho yun eh. No? Basura yun. At yun ay pampabigat lang sa amin. Ang trabaho lang naman namin eh, walis. Pag nawalis na yon, gone. Deleted forever. Samantala mga kapanali, ngayon po ay babalik tayo sa ating remote. Mamaya sa pagbabalik natin, ay makakasama natin muli ang mga kasama natin sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, Sampaloc, Manila. Samantala po, isa munang paalala. Sambuhay Interactive, makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan tungo sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Hello mga kasambuhay, mga kapanalig. Kasama na namin ngayon ang mga kalahok sa ating Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter dito lamang sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish dito sa Sampaloc, Maynila. Handang-handa na sila sa tagisan ng talino. Pero bago yan, atin munang reviewin ang rules and mechanics of the contest. Ito ho ang mga mechanics. Bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz at ang 4 na grupo na napili na parokya ang opisyal na contestant ng ating paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sagutin sa English o Filipino. Ang maaaring gamiting reviewers ay mga St. Paul's Products, ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord, Simbahay, na gumagamit ng opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. So, paunahan sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong. Hanggang masagot ng tama ang tanong. 1 point bawat tanong at ang grupo na una makakaabot sa 3 points ang siyang panalo. Excited na ba kayo? Okay. Yung mga host at yung mga guest ballines, mga kaparian, ang bumubuo ng lupon ng hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga lupon po natin ngayon ay binubuo ni Father Resty de la Peña at ni Father Boogie Tacdoro mula sa Society of St. Paul. At ang ating pong mapapalad na winners mula sa parokya ay makatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors. At para naman po sa iba, huwag kayong mag-alala, meron po tayong mga consolation prizes. Alright, ngayon kilalanin na natin ang mga kalahok sa ating tagisa ng talino. Ang unang team, binubuo ni Glo, ni Tesca at ni AJ, ang Jeremiah Group. Yes, talaga naman. Next ay ang Team Joseph na binubuo ni Rose Ann, Cory at Rhoda. Ang ikatlong group ay hindi magpapatalo ang Miriam Group na binubuo ni Violi, ni Anna at ni Irma. At hindi pahuhuli sa kulay pula ang Team Josiah ni Nahum, Jared and Benedict. Ready na sila, Father Oo, Albert. Oo, kaya huwag na natin patagalin. Ang mga tanong. Ito na ang mga tanong. Kamay sa dibdib. True or false? Ayon sa ika-4 na kabanata ni San Lucas,
umalis sa Jerusalem si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa disyerto. True or false? Oops, hintayin po muna ang go signal. Alam ko, excited na kayo. Pero hintayin ang go signal. Go! Sino ang nauna? Red daw po ang nauna. At anong inyong sagot? True. Tama ba ang kanilang sagot na true? Father Albert? Unfortunately, mali. Go! Yellow. Siyempre, anong choice? Ulitin mo nga yung tanong kay Father Paolo. Natin ang tanong. True or false? Ayon kay San Lucas sa kanyang ika-apat na kabanata, umalis sa Jerusalem si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa disyerto. True or false? Go! Sino ang nauna? Hindi, nag-buzzer na kanina, di ba? Alright. And yellow ang nauna. Yellow ang nauna. Ang inyong sagot, siyempre, ay ano? Sigurado ka ba? Okay. Kasi hindi ba? True. Tama ang false! Congratulations! Pero bakit kaya false? Bakit kaya false? Kasi ano ba dapat? Hindi po sa naglibot sa disyerto, siya po ay naglibot sa Jordan. Sa Jordan. Alright. Ikalawang tanong, kamay sa dibdib. Multiple choice. Ito yung talaga namang favorite type of exam. Sino ang tinutukoy sa Book of Deuteronomy na isang paggalagalang Arameo, ang aking ama? Letter A, Noe. Letter B, Abraham. Letter C, Lot. Or letter D, Moises. Oops! Po. Hintayin po natin ang go signal. Go! Red daw po ang nauna. Ano po ang inyong kasagutan? Letter C po. Letter C. Tama ang kanilang sagot, Father Albert, letter C. Mali! Okay. One, two, three, go! Yellow daw, Father Yellow. Paul. Mabilis tong dalawang dulo, ha? Okay, ano ang tamang sagot? Ano ba ang sagot nyo? Moises. Letter D. Mali! Okay, 1, 2, 3, go! Blue. Naubos na ang choices. Letter A, letter B, letter C, letter D. B. Ano yung sagot mo? Letter B. Mali! Tama. Tama ba? Letter B, ano ba ang sagot niyo? Abraham. Tama po ang sagot ay si Abraham. Okay, siya po ang isang pagalagalang Arameo na ama. Ginigising ko lang kayo. Kayo naman. Okay. Alright. Ano dito, magkagulo. Baka wala tayong pakain mamaya. Okay. Jeremiah Group nakakuha ng 1 point. Joseph Group, 1 point. Miriam Group ay... How many po? Wala pa. Habol. And Josiah Group. Habol. Kayang-kaya pa. Third question. True or false? Ayon sa ika-apat na kabanata ni San Lucas, sa loob ng 4 na araw, hindi kumain si Jesus sa disyerto. Is it true or false? Go! Sino ang Green! Green! Ano po ang inyong sagot? False. Bakit false? Tama ang false! Yes! Kasi ang sabi natin ay... Aba, tag-iisa na sila except ang Josiah Group. Habol kayo, Josiah Group. Kaya-kaya pa yan. Fourth question, multiple choice. Ano ang ikalawang pagsubok kay Jesus? Letter A, iutos na maging tinapay ang bato. Letter B, magpatira pa sa harap ng demonyo. Letter C, tumalon mula sa nakausling pader ng templo pababa. O letter D, hamunin ang Panginoong Diyos. Letter A, letter B, letter C, letter D. Go! Red, ano po ang inyong sagot? Letter B. Letter B, tama nga ba yun, Father Albert? Yes, correct! Congratulations! I think that makes it a tie for all the teams. Talaga naman. Ang gagaling. Talaga.
Nagbibigayan sila dito, no? Nagbibigayan sila, syempre. Mahal nilang isa't isa. Number five, true or false? Ang sagot ni Jesus na hindi sa tinapay, lamang nabubuhay ang tao, ay mula sa aklat ng Deuteronomio. Deuteronomy, sa lumang tipan. Tama o mali? Go! Green daw po! Nagkakasakita na, dahan-dahan lang po. Isa lang po ang aming set, huwag niyo pong sirain. Okay, okay. Irma, ano po ang iyong sagot? Kulay green. False! Tama nga ba ang kanyang sagot na tama? Mali! 1, 2, 3, go! Nauna ang blue. Blue team. Ano kaya yung sagot? Ano nga yung sagot? Ano? Tama. Tama. Siyempre, tama ang kanyang sagot na tama. Congratulations. So, Joseph. At nakalamang ang team Joseph. Joseph, isa na lamang. At kayo na ang panalo. Baka kayo na. Siyempre, ibang team eh. Habol. Alright. Number 6, multiple choice. Ayon sa talinghaga ng paghuhukom kay San Mateo, ano sa mga sumusunod ang mas matimbang na dahilan upang maligtas? Letter A, pag-aayuno o fasting. Letter B, panalangin o prayer. Letter C, pag-aalay sa templo o sacrifice. Letter D, gumawa ng kabutihan sa mga maliliit, mga abang kapatid natin. Letter A, letter B, letter C, letter D, go! Green, alright. Green team. Miss Violi, ano pong inyong sagot? Letter D. May nanalo na nga ba? Correct! Letter D! Gumawa ng kabutihan sa mga maliliit na kapatid. Yan po ang ating mabuting balita, ang ating gospel on March 11. Alright. Let's have a review of the scores. Jeremiah, 1 point. Joseph, 2 points. Miriam, 2 points. Josiah, 1 point. Alright. Okay. 7 question. True or false? Sa aklat ni Isaías, chapter 55, inahalin tulad sa ulan at niebe ang salita ng Diyos na bumalik sa Diyos kahit walang nagawa. Tama nga ba o mali? Go! Yellow daw na una. Yellow. Yellow team. What is your answer? True nga ba? Tama ba ang kanyang sagot na true? Mali! 1, 2, 3, go! Green! Bakit ba nanalo na nga hindi ba? Hindi pa tayo sigurado pa mali ang sagot nila. Oh. Ano po ang inyong sagot? Siyempre, mali! Mali! Mang mali ay tama! Congratulations! Punta po kayo dito sa harapan. Punta ko kayo sa harapan. Lapit. Lapit po dito sa harapan ng ating winning team. Sila na nga ba talaga ang nanalo? Alright. Congratulations. Lapit po dito sa harapan. Lapit na. Alright. Congratulations sa inyo. Miriam Group. Ano nga ba ang sikreto ninyo kung bakit kayo nanalo? Ilang oras ba kayo? Ilang araw? Ilang linggo? Ilang buwan? Saan review center kayo nag-enroll? Ayan. Okay. Sino ang inyong spokesperson? Nagbasa po ng... Actually, ang binasa ko is Bible quiz ng St. Paul eh. Kaya ako nag... Ay, talaga naman. Ibang contest po ang pinaghandaan ni ma'am. Mas mataas. Nagdasal po kami. Ayan, yun ang mahalaga, di ba, Father Paolo? Yes, ang pag-aaral, kailangan samahan niya ng dasal. Diba? Oo naman. Siyempre, ano yung natanggap nyo, mga kapatid? Buksan nyo na. Nakatanggap sila, Father Albert, ng prize, siyempre, book about the blessed founder of the Pauline family, Don Alberione, at siyempre, ang ating K-plus word, daily, Bible yeah. Diary. Ito po Bible ay sinulat ng mga contestants, mga regional finalists ng 9th St. Paul National Bible Quiz. Mga kabataan, this is a Bible diary for the youth and young at heart. Alright. Yes. Alright. Yeah, sana magamit niyo yan. Siguradong makakatulong yan sa inyong yes. Pagdarasal araw-araw. Published by St. Paul's. Wala nang iba. Alright. Congratulations, mga kapatid. Miriam Group. At syempre, sa lahat ng nag-participate ng Parish Bible Encounter
dito lamang sa Sampaloc, Maynila, Nuestra Senora Perpetual Help. Ano yun? Nuestra Senora Socorro Perpetual Socorro. Yan, Parish. Alright. At next week, inaanyayahan namin ang mga organizations ng ating next parish, ang Santo Niño de Pandacan Parish. Maghanda na kayo dahil kayo ang susunod namin pupuntahan sa Parish Bible Encounter. Alright. So, syempre, natapos na natin ngayon ang Bible Quiz. Magbabalik tayo kay Father Paul para ho sa ilang paalala. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalite herbal tea. Narito na, Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Prevention Month, kaya kapanalig, tayo'y mag-ingat para makaiwas sa sulok. Iwasang manigarilyo habang nagpapagasolina ng sasakyan. Sa bahay naman, gumamit ng ashtray at huwag rin iwanang nakasindi ang sigarilyo dahil ito ay maaaring mahulog sa mga bagay na madaling pagmulan ng sunog. At mas makabubuti pa, tumigil na ng paninigarilyo. Kapanalig, hindi sa lahat ng oras ay ligtas sa kapahamakan. Kaya maging handa at alerto laban sa sulog. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ngayong Fire Prevention Month. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Good evening po muli. Ito si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, nagbabalik sa ating programang Sambuhay Interactive. Salamat po kay Father Pao Asprayer at Father Albert Garong at Father Jerome Ceciliano ng Nuestra Senora Perpetuo Socorro Parish ng Sampaloc, Maynila. Gayun din po ang mga nanalo sa ating Bible Interactive Quiz, si ang Team Miriam na kinabibilangan ni Irma, Zaira at Vicky. Yan. Congratulations! At next week po ay dadako tayo kagaya ng in-announce nila kanina sa Santo Niño de Tondo Parish. Last week, meron po tayong tanong para sa ating mga kapanalig na nakikinig. Ayon kay Jesus, ano ang hindi mo na maaring gawin ng abay sa kasal habang kasama pa nila ang nobyo? Sa kasamaang palad po, mga kapanalig, wala pong nakakuha ng ating tamang sagot. Kaya po ang ating limpak-limpak na mga gantimpala ay magpapatong-patong lamang at lalo silang magiging limpak-limpak. Ang tama pong sagot sa katanungang yon ay pagluluksa ayon sa mabuting balita ngayon pong araw, March 8. Kaya alam po, ang mga dumating na sagot karamihan ay pag-aayuno na mali. At dapat po ang sagot ay pagluluksa. Hindi daw dapat magtuksa ang mga abay habang narito ang ikakasal, ang nobyong ikakasal, the bridegroom. Ngayon po, ang tanong para sa gabing ito, para sa ating mga kapanalig, ay ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 20, ano ang sinabi ni Jesus na dapat mas ganap pa kaysa mga guro ng batas na Pariseo upang makapasok sa kaharian ng langit? Ulitin ko po ang ating katanungan for this week. Pwede po kayong mag-text buong week. Ayon kay San Mateo,
chapter 5 verse 20, ano ang sinabi ni Jesus na dapat mas ganap pa kaysa mga guro ng batas na Pariseo upang makapasok sa kaharian ng langit? Mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Yan po ang text dito, numbers sa Radyo Veritas, o kaya po ay 0918-VERITAS. Ulitin ko po, 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ngayon po ay magbabalik tayo sa Nuestra Senyora Perpetua Socorro Parish kasama si Father Pau Asprer at Father Albert Garo. Okay, mga kasambuhay, mga kapanalig, andito po tayo ngayon sa Nuestra Senyora del Perpetuo Socorro Parish dito lamang sa Sampaloc, Manila. At meron mga katanungan ang kanilang parokyano para sa iyo, Father Paul. Okay. Yes? Pangalan sa kaano yung organization? Ako po si Bensi Melissa Bianya from Parish Youth Council. Father, itatanong ko lang po, kung ilang beses po ba dapat mangumpisa lang isang mananampalataya sa loob ng isang taon? At nasusukat po ba yung kabanalan ng isang tao sa dami ng kumpisal na tinatanggap nito? Yun po, Father. Hindi, Nancy, salamat sa iyong tanong. Kahit dito siguro, hindi dapat magsukat ng kabanalan ng karapatan. Wala tayong karapatan magsukat, manukat. Si Jesus lamang yung titingin ng kabanalan natin. Tayo lahat, sama-sama, nag-struggle lang tayo. No? Kung ilang beses sa isang taon dapat mamumpisal, kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, ideally, ito dapat ikukumpisal natin. Pero siguro in a healthy way, sasabihin nila ay once a week o kaya once a month, napakagandang practice na yun. No? Yung basta taimtim galing sa puso, na kailangan ikumpisal ang pagkakasala. Okay, Benzie. Are you enlighted? Doon sa sagot ni Father Paul? Yes naman po. Okay, meron pa po tayong isang katanungan mula po ulit kay Miss Jacqueline. Ma'am, ano po yung tanong ninyo? Father, ang tanong ko po, minsan po ito nakaka-encounter ako sa ibang mga reliyon. Tatakatag-tatong, ba't ba kailangan pa mga pisan sa pari? Pwede naman daw dumiresyon na lang sa Diyos. Ano po ba yung kalagayang sakrament ng confession? At paano po namin sila mapapaliwan ng agad? Miss Jackie, kapag ang kausap ninyo ay talagang sarado na yung isip, no? Kabilang sa, sabihin natin, sa ibang sekta, sa ibang reliyon, makikita nyo naman kung talagang sincere yung intention nila na makahanap ng truth o baka gusto lang makipag-debate. Kung gusto lamang makipag-debate, huwag na ho kayo magsayang ng oras. No? Dahil ang ating pananampalataya ay kapag hindi nila talaga gusto, wala ho tayong magagawa kahit na anong klaseng paliwanag. No? Pero sa kung naghahanap talaga ng kahit na kaunting paliwanag mula sa atin, sabihin na lamang natin na ito yung paraan ibinigay ni Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga tagasunod, yung nabanggit ko po kanina tungkol sa kapangyarihang ibinigay ni Jesus kay St. Peter. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. At gusto po kasi natin mga Katoliko na talagang marinig na tayo ay napatawad na ng Panginoon. Madali pong sabihin, umumpisal ako direkta, pero how sure are we na talagang napatawad tayo? Napaka-healthy po ng Sacrament of Reconciliation in the sense na tinutulungan din po tayo psychologically, spiritually, emotionally, lahat-lahat na talagang maranasan natin na napatawad ako. Yung paglabas mo sa sakramento ng kumpisal, alam mong kung paano kang pumasok na kasing itim ng uling, paglabas mo kasing puti ka raw ng niebe. Thank you, Ms. Vicky. Okay. So maraming salamat, Jackie and Benzie. Okay, sa iyo mga tanong. Salamat po. Umuli sa lahat ng nag-participate dito ho sa parokya ngayong gabi. Ay, Father Paolo, meron lang akong konting correction sa sinabi ko kanina. Yes. Ang ating next na dadalawing parish ay ang Santo Niño de Tondo Parish. Hindi po Pandakan, Santo Niño de Tondo. Maghanda na kayo mga kaparokya dyan sa Santo Niño de Tondo. You know? So, para sa ating next week episode ng Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Maraming salamat po sa inyo. Yeah. All right. So, muli maraming salamat
sa parish priest ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish dito sa Sampaloc, Maynila, si Father Jerome Ceciliano at ang kanilang mga very supportive parishioners. Oo nga, talagang ibang maraming energy. Maraming salamat. Ibang energy. Maraming salamat po. Ako po si Father Angelo Paolo Asperi ng Society of St. Paul. Magkita-kita po tayo next week sa Santo Niño de Tondo Parish para sa susunod na Parish Bible Encounter. At ako naman po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Thank you, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, Sampaloc, Manila, sa kanilang parish priest na si Father Jerome Ceciliano at ating pong mga kasama sa remote, si Father Pau Asprer at Father Albert Garong at ang mga tao behind the scenes. Marami po yan sila. Nagdala ng bagong Technicolay na buzzer, no? Isang improvement sa ating Sambuhay Interactive. Ngayon po, sa ating pong gabing ito na malapit na tayong magwakas, balikan po natin yung ating pong topic tungkol sa pangungumpisal. Kinakailangan din po na tayo ay magdarasal ng ating yung prayer after towards the end of the confession, no? Yung at ito po ay karaniwan nakasulat doon sa kumpisalan. Kung hindi man hindi niyo memorize, ay mahalaga rin na you pray it from your heart, no? And then ay bibigay po sa atin yung penance, yung ating pong gagawin panalangin. Hindi po ito parusa kung hindi ito po ay para lalo tayong mapalapit sa Panginoon, ma-reconnect tayo sa Panginoon. Sana maging simula ito ng mas masiglang pananampalataya sa pananalangin. Hindi na po dapat tayo mamili ng pare na kung saan tayo mag-uumpisal. Pero kung makakatulong para sa inyo na kakilala niyo yung pare, di gawin po ninyo. Kaya lang, kung minsan, kapag kilala, lalo pa natin iniiwasan, no? Kasi nandoon yung hiya. Pero tandaan po natin, yung seal of the sacrament of confession, kami po kahit kailan, hindi dapat magsabi ng kasalanang napag-usapan na. Kaya ako, kapag meron akong kaibigan at gusto mangumpisal, ayaw ko po na mangumpisal sa akin. Kasi baka mamaya nagkukwentuhan kami, akala niya yung pinagkukwentuhan namin ay parang I am referring to what he or she had said, no, in the sacrament of confession. Gayong wala naman akong intention ganon. Baka ma-misinterpret. Kaya mas mabuti, go to another priest. At napakahalaga po syempre ang everyday ating pong examination of conscience. Bago po tayo matulog ngayong gabi, sa pagsisimula po ng araw, kung makakalimutan natin sa gabi, gawin po nating ugali ang examination of conscience. Saan pa ako nagkulang? Saan ba ako nagtagumpay sa pagsunod sa Panginoon? Ito po palagi natin ang usisain natin ng ating budhi. Yan. At tandaan po natin, after the absolution na ibigay sa atin, let us thank the Lord. Pero kailangan din po yung satisfaction. Sinasabi ko, meron tayong halimbawang ninakaw, ay kailangan maibalik natin din yun. Kung meron tayong nasiraan ng pangalan, kinakailangan humingi din tayo ng tawad. Hindi sapat yung kukumpisal. Kung nagnakaw ka ng pera sa iyong kapwa, kailangan maibalik, no? Satisfaction. So, yun lang po yung ibang punto sa ating pangungumpisal. Ngayon po, ay dumako na po tayo sa panalangin. Isama po natin sa panalangin ngayong gabi ang mga kapanalig nating may sakit, ang mga naghihingalo, ang mga nakatatanda. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, nawa po o Diyos, samahan mo ang lahat ng mga kapanalig namin sa kani-kanilang mga tahanan, sa lugar ng kanilang trabaho, ang mga naglalakbay hanggang sa sandaling ito, ang mga taong nabibigatan sa buhay, mga may pasanin, yung pong mga may sakit, mga nagbabantay at nag-aalaga sa kanila, at ang pakiramdam ay nag-iisa sa buhay. Lalo na rin po, yung mga naghahanap ng trabaho, tulungan mo po sana sila. Nawa po'y huwag mawalan ng pag-asa at lakas ang mga taga-pakinig namin, ang aming mga kapanalig. At patuloy po sana kaming kumapit at umasa sa iyong paggabay at tulong.
Inihiling po namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kapanalig, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito ng Biyernes. Happy weekend at huwag po niyo kalilimutan next week. Tayo naman po ay dadako sa Santo Niño de Tondo Parish. Yan, dyan naman po tayo. Samantala, ako po ang inyong lingkod, inyong kapanali, Kasambuhay, Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, sumayin niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig.